Mom. Not this. What is that? This book. Square. Square. Yes. Color. But this is color. Bobby said color. It's square. Color square. Color square. Oh, what happened here? Normal shape. This normal same square. This square, 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 square. Wow, did you made that? It's not too square. And this is square often. Oh, what happened here? This is back. This is not help you. And then they said no. Do you know how to read? Yes. Wow, no man. You already know how to read, yeah. Okay. You read this. What it says? You broke my book. Guys, welcome to my cooking show, Charlotte. Cooking show talaga. Wait lang ha, ayusin ko muna kayo kasi masyado yata ang zoom in. Hindi nakikita. Ayan, okay na yan. So, ayun nga. Uulitin ko yung aking intro. Welcome to our cooking show. Cooking show. Pinanindigan ko na tayo yung cooking show ko. Anyway, guys. I have here yung kodigo ko kasi I'm going to make a Spanish bread and pandesal ngayon. But I still need yung ingredients. Although, kabisado ko naman yung mga kailangan, guys. Pero kasi, sunod-sunod kasi ito eh. Like, yung kung ano yung unang mong ilalagay. Kasi hindi ko pa siya totally kabisado kung yung... Gusto ko kasi yung in order ba? Kasi doon ako sanay eh. Anyway, may mga nagme-message sa akin kung ano daw yung... yung recipe ng aking Spanish bread. Ang recipe po ng Spanish bread ko is 1 cup warm of milk, 1 egg, 1/4 cup of sugar, 2 teaspoon of yeast, pero kasi yung yeast nila dito is ganito, pak-pak. So, ang ginagawa ko, inuubos ko isang ganito sa isang bake. Tapos, 3 cups of flour and 1/2 teaspoon of salt and 2 tablespoon of butter. So, ayun po yung dough. Yung, ano naman, yung filling naman is 1/4 cup of purpose flour, sugar, breadcrumbs, lahat yun 1/4 cups. Tapos, kung meron kayong Bear Brand, pwede nyo gamitin yun, ubusin nyo yung Bear Brand. Tapos, margarine. Yung margarine is 1 cup of margarine. So, that's it. And meron na kayong Spanish bread. Hugasan ko muna to kasi hindi ko pa pala ito nahugasan. I don't know kung ano bang tawag dito. Pero we need this to mix the eggs and the yung mga liquid na ingredients natin. And also, we need this to ito yung magmi-mix ng ating dough. And ito para naman sa pang-scrape. Yeah, pang-scrape sa gilid. And maybe we're gonna need the cover as well. Ilabas lang natin. Yes, mommy, we're gonna need Spanish bread. I like mommy. You're very welcome. Chus naman yan. Chus naman yan. Tara. Don't go near the cable, okay? No. Don't go near there. Well, I told you, be careful. Guys, i-wash na muna natin to. First time ko lang to siya gagamitin. Let's wash it first. Ah! Ayan. It's a cookie. So, guys, nahugasan ko na siya. Ayan na nga. Tignan mo si Yaren. Yung bahay, guys, bago kami umalis nung Saturday, Friday pa lang, buong araw kaya nilinis, guys. As in, inabot ako ng madaling araw. Ah, ayaw kong
umuwi ba na magulo yung bahay. Tapos, si Yaren, alam niyang malinis yung sa taas. Talaga nagsimula-simula na naman siyang magkalat. Pag alam niyang malinis yung isang lugar, is like, for example, ngayon, alam niyang... Yes. Yeah, that's a baby unicorn. Alam niyang maayos ba? Ang ginagawa niya, dinadala niya dito. Eh ako naman, minsan wala talaga akong time ibalik siya. So ang ginagawa ko, iniipon ko siya, tapos nilalagay ko siya sa plastic, nilalagay ko siya sa hagdanan. Pag umakit ako sa taas, dadalhin ko yung plastic sa taas. Tsaka kung, tapos kung kailan ko na siya, magkaroon ako ng time ayusin. Syempre naman guys, wala akong time to clean everything always, di ba? Nothing always my... Yeah, si Yari naman guys, lagi naman siya naglilinis talaga, nagliligpit siya. Pag natutulog na kami, nagugulat ako, where is Yari? Nandun pala, naglilinis siya ng kwarto nila. Kaya lang siyempre, alam niyo naman, 4 years old, so yung ligpit niya is hindi katulad ng ligpit ko, diba? Not chef, not body, not mommy, not kuya, not papa, only my chef. Only yourself. Wow naman. Siya lang talaga guys, mahilig siyang magligpit. Mahilig din siyang magkalat. Diba? Pares lang. Anyway, ilagay na natin 2 cups of milk. Diba sabi ko kanina, ang kailangan nyo lang is 1 cup. But since magagawa ko ng pandesal at saka ng Spanish bread is, dodoblihin ko siya guys. Kasi napansin ko yung dough ng Spanish bread, same lang siya ng dough ng pandesal. Ilagay na natin. First, we put the milk. And butter. Then, ano ko muna to? Tanggalin ko muna to. Ang galing niya matanggal. I don't know kung tama ba yung pagkakakabit ko. Kasi parang ang galing niya matanggal. Next, we put the egg. Oops. Why block egg? No. 2 eggs. Guys, yung milk pala, ano ha, hindi kailangan malamig. Kasi pag malamig, namamatay yung yeast. O, diba? May alam na ako. Kaya ang ginagawa ko, since yung milk namin dito is from the fridge pa, ang ginagawa ko, winawar ko siya ng a little bit para hindi siya ganun kalamig, hindi niya siya ganun kainit. Next is, we need 1/4 cup of sugar. Yeah. I want it. Is it you? Oh my goodness. Ay, nako, etong kailangan na kailangan nyo, ha? Be mindful kayo, guys. Be focused talaga kayo. Kasi, alam nyo naman, sugar and salt is almost the same. So, this one is salt. This one is, sugar. Oh, my! 1/4. Tigda-dalawa lang yan. Yan. And then, next is, we need to put... I-mix muna natin siya. Bago natin ilagay yung yeast. Guys, I'm not professional. First time ko lang pong gumamit ng what is this, ng mixer. So, hindi rin po ako baker, bakeries, or whatsoever. Ano lang po ako, isang nanay na nagto-try matutong mag-bake. Anyway, but hindi gumagana kasi hindi siya nakakasasak. Ayan. Okay. Lagyan na natin yung this one. Ilagay ko na lang kaya isang Kasi normally dalawa yung nilalagay ko . Hindi kaya too much yun. Pero kasi dalawang batch yung gagawin ko . I will stick dun sa kung paano ko siya ginagawa. Let's go!
Guys, parang kailangan ko ng pang scrape. Kasi yung ilalim niya masyado siyang ano. Kuya Nesta, can you get me? Can you put your books, everything yes. properly? Yes, ma'am. I will get money from you. Sige ka. Okay. Sabi mo, dati ko bumili sa envelope, mami. Ay, na ano niya guys, na mix niya yung sugar. Na-dissolve yung sugar. Kasi ang akala ko hindi niya mamimix yung sugar since ano siya, parang ano siya, masyado siyang deep yung dito niya. Oh, ang galing ha. Next naman. Teka, now is kailangan nating maglagay ng this one. Butter. The butter. Flour. This is flour. Flour. Gusto ko siyang tanggalin muna. Ay, tanggalin ko na siya kasi hindi naman na natin to kailangan since ang gagamitin nating pang ano, pang mix is yung isa, yung parang metal siya. Metal thingy. Close muna natin ito dahil hindi na natin ito kailangan. Ako na, this one. Can you please not touch that one? Okay. Thank you. Focus on, ano, what you're doing. This? Sugar? No, you're coloring, diba? Oh, no. Six cups yung ilalagay natin since dalawang batch nga siya. Kasi isang batch, three cups. So, this is like good. Let's ano put the ano butter. Guys, it's still mixing pero tatanggalin ko na yan siya. So, parang siyang umiinit. Tapos meron siyang amoy na parang rubber na plastic na sunog. Anyway, tanggalin na natin siya. Kakahugas ko lang ng ano. Kamay. Hatiin lang. Kailangan ko palang bumili ng ano, bowl. Para sa yung nalagyan na ng pampaasa. Ito na siya kanina. Tanggalin lang natin. Kanina okay na siya. Hindi na siya daming tikit-tikit eh. Mommy, did you go out? No. Ay, paano siya na makukuha ng mga ganyan? Ano ka din? Mga cotton candies. Si Daddy ganyan siya mo. Ano naman gagawin ko yung cookies? Papa, ang tilip niya. Hmm? Ang tilip niya. Ano? Wow, ang smooth-smooth niya, guys. Tingnan niyo naman, gano'ng ka-smooth. Can I touch? I was okay. Ang smooth-smooth niya, guys. Ito yung, ano, so far yung bread na, ano, dough na nagawa kong smooth na smooth. Guys, ito na yung dough. Okay, can I touch? Ano to, pandesal anak. It's not Spanish bread. But you say Spanish? Yeah, but wala pang margarine. Nag-ano pa. Nagpabili pa si Daddy Gunner. Yung isa na lang? Baka lima na ka. Yung isa kinito sa end that one.
Ito yung handa natin for tonight's iftar. We have here yung leftover namin dun sa anong birthday ko. I make pandesal! Sabi ni Nesta, mami, ang sarap. Tikman natin yan. I'm craving rice and then, ano man English nito? Uy, watermelon. Ayan, kain-kain. Hindi mawawala yun. Yeah. Bake a cookies. So, I love brown cookie and... You love cookies? Normally, guys, ano lang to, one batch, pero gagawin ko siyang dalawa since... Yes. Since gusto kong i-fridge yung half neto na magagawa ko, and the other one is I'm gonna make it now. I will try kung okay ba siya. Parang ang dami sugar naman nito. Uy. Sige lang. Trust the process. Guys, meron pala ako nito. Oh. Ayan. Next is 1 teaspoon of salt. To be honest, ang hirap niyang mag-bake kapag kulang-kulang ka ng mga measurement cup, measurement spoon. Alam niyo yun. Next is 1/2 cup of butter melted. So it's supposed to be melted. Oh my, hindi ko siya na melt. This one. Pero okay naman na siguro yan. Oy. Teka. Since minimelt pa natin yung butter, lagay na muna natin tong vanilla. You're gonna put the egg? Okay. Later, okay? Bye. Melt na ako ng 1/2 cup of butter. Pangalawang 1/2 cup. Okay. I-mix lang natin. Pinakakangali ito ha. Guys, ilagay natin siya dito sa ating mixer kasi sabi ni Gun ni Papa Gunner, pag hindi daw niya hindi ko daw to ginamit, ibabalik niya na lang daw. Buang talaga to si Gunner. Great. I'm thinking kung ito ba yung gagamitin ko or yung or this one. Parang much better to. Try lang natin to. Ay, lalagyan ko pa pala ng ano ng baking powder. Ayan, baking soda. Thank you.
napanood ko is, sabi ko sa inyo eh, halos lahat na ata ng tutorial pinanood ko. Laging i-scrape yung gilid-gilid para masama din yung sa mix, di ba? Although, kahit meron na siyang paganto, iba pa rin talaga yung, ano, minimix mo siya. I mean, inaan mo siya. Kasi hindi naman neto abot yung pinakababa eh. Ayan. Okay. Let's turn it back. Chocolate na meron tayo dito. So, I got this, at saka eto. And also, yung, ano bang tawag dito? O, yung ganito, yung, nakalimutan ko na. Kayo nang mag-comment, guys. Pasensya na, alam niyo naman ako. Kanina ko lang yan siya binuksan. Yung chocolate. Wow! Ito yung chocolate. Ito lang yung gamitin natin. Guys, ang scrape ba? Ang spatula ba? It's supposed to be, ano, ayan o, yung soap. Kasi parang, ang soap-soap niya eh. Ang sakit na ng ganiri ko. Oy. Anyway, we need to do this. So, ito na yung cookies natin. Like what I said, maybe, ano, 30% of this is ibibake ko na siya ngayon. And then, 70% is, I'm gonna put it here. Tapos, i-fridge ko siya ng for about 24 hours. Para titignan natin kung ano yung difference niya.
Anyway, nagugas ako ng kamay ha. Kauhugas ko lang, guys. Wala akong pang scoop. Alam nyo ba? Mamaya, maglilista ako ng mga kailanganin ko. Like, for example, I need full na measuring cup. Meron lang ako dito yung 1 cup, 1.5, 1/4. And then, apat yun eh. Tapos, I need yung mga pang spoon-spoon, 1 tablespoon, 1 teaspoon, yung mga ganun. Also, I need ice cream scoop. What else do I need? I also need a measuring weighing scale. Kasi, for sure, this pag eto naging successful, guys, magbe-bake ako na magbe-bake ng ganito. So, I need to buy... Ay, may apron na ako eh. May binili ng apron si Gunner. I need to buy, hairnet. At saka yung gloves na pang, ano talaga siya, pang, alam niyo yung mga pang cook-cook ba? Pang bake-bake. Wala talaga akong pang scoop, guys. Kaya ang gagawin ko, spoon na lang. Anyway. Tapos, ayo. Ayan. Share lang natin to. No, I wash my head. Mag-bake lang tayo ng tatlo. Para I love you, char. May pag-anong talaga. Yan. Ito lang yung i-bake natin, tatlo. Kasi kids are sleeping. So, ay, apat na lang. Ay, ganito na lang. Magbe-bake na lang ako ng 5 para tomorrow, titingnan ko kung ano ba siya, kung malambot ba siya. Kasi gusto ko sa cookies is yung parang ano siya, guys. Yung parang chewy siya. Alam niyo yun? Ayoko nung matigas. So, I'm gonna bake 5. Ito na siya. Oops. Total, ano naman kami? 5 naman kami dito. Itong isa-isa kami. Tapos, ngayon naman, ang i-ano natin is yung para sa fridge. Meron tayong nagawang 18 na cookies. Big cookies, guys. And meron pala akong naalala. Ngayon ko lang siya na-realize after ko siyang ilagay sa fridge. I mean, after kong lagyan ng cover yung in-storage natin na cookies, is kailangan pala natin siyang i-fridge nang hindi pa siya minumold. So, nagkamali ako. Okay lang. First time ko na lang naman to ulit mag-bake ng cookies. Actually, this is not the first time kong mag-bake. The last time na nag-bake ako ng cookies, guys, kung di ako nagkakamali, buntis pa ako kay Yaren. Eto ha, little backstory, guys, nung bago pa lang ako dito sa Turkey. Alam nyo ba? Teka ha. Habang nag-share ako sa inyo, magligpit na tayo. Pagkadating ko dito, guys, syempre andyan yung mga cravings ko. Kasi nung dumating ako dito, parang I was 6 months pregnant kay Yaren. So, nandun pa talaga yung cravings ko, guys. 9 months na yung chan ko, nagki-crave pa din ako, may mga pagkain pa rin talaga akong hinahanap, tapos ayaw na, meron akong amoy na ayaw na ayaw ko. Tapos isa na dun, guys, yung kinirave ko is yung leche flan. Nung na-found out ko, guys, na walang condensed milk dito, alam nyo ba, nakaupo ako dito. Hindi ko talaga makalimutan yun, nakaupo ako dito, tapos... Minessage ko si Gunner, my love, do you have condensed milk here? Pinuntahan ni Gunner yung mga market, wala daw condensed milk. Alam niyo ba ginawa ko, guys? Nakaupo ako dito. Ano ba yun eh?
wala pa kaming lamesa dito, iyak ako ng iyak, as in, iyak ako ng iyak. Sabi ko, ano bang lugar itong pinuntahan ko? Bakit walang condensed milk? Tapos wala pang ano nun, guys, wala pang cabbage. Gusto kong kumain ng, ano, ng nilagang baka. Wala silang repolyo. Iyak ako ng iyak talaga, guys. Alam niyo yung ginawa ni Gunner? Yung ganito. Wait, pakita ko sa inyo, ha. Yung pickles na ganito, ayan o, di ba may mga ano yan, may mga repolyo yan. Ito yung binili ni Gunner, tapos hinugasan niya na lang. Tapos ayun yung nilagay ko sa, ano, sa nilagang baka ko. My love, do you remember before I was pregnant? Nakikita niyo ba si Gunner? I was pregnant with Yaren. Be, I was looking for Lahana. There's no Lahana. What you did? Yeah. Bumili siya ng ganun, guys. Kasi nga wala talaga. Ayun ang mahirap dito sa Turkey, eh. Maraming mga walang ingredients dito, guys. Kaya doon nagsimula yung pagbe-bake ko. Actually, guys, hindi ito yung first time ko na nagbe-bake ako ng cookies. Kasi, nung buntis po ako kay Yaren, so wala akong magawa dito, no? Wala akong libangan. Ang libangan ko is mag-bake siya ng mag-bake. Tapos, ang nangyayari pa nun, guys, pag nagbe-bake kami ni Gunner, nag-ano pa kami, nag-competition pa kami. Pero, for example, ngayong gabi, ang ibe-bake namin is cookies. Gagawa siya ng cookies, ng Turkish, ano niya, ingredients niya. Ako naman, gagawa ko ng cookies nang nakita ko lang din sa internet. Tapos, mag-ano na kami niyan, mag-competition na kami niyan. Si Gunner, guys, very competitive din talaga to si Gunner. Ayaw niya nang natatalo siya. Eh, naggawa ako ng cookies. Ang sarap ng ginawa. My love, you remember we make cookies before? I make cookies when I was pregnant with Yaren. And then you make cookies. What happened to your cookies? Bugibichok yung musyak. Diba? Ang nangyari sa cookies niya, guys, naglanay. Alam niya yung parang ano, parang naging tubig lang siya. Ay, guys, sabi ko sa inyo, grabe ang bad trip ni Gunner nung mga time na yun. Kasi nga hindi, ayun, mataas ang ego niya, eh. Ganyan ang mga Turkish, matataas ang mga ego, eh. So parang hindi niya tanggap na natalo ko siya. Tapos, ano, doon pa lang, guys, ano na, natutunan akong mag-bake ng cookies. Nakapag-bake ako ng cookies with M&M, cookies with eto yung chocolate. Alam mo yun, yung mga ganun. Tapos, nung time na yon pumunta si Gunner sa France. Bibilan niya dapat ako ng, eto, stand mixer. Bibili niya dapat ako niyan. Ang kaso lang, bakit hindi siya nakabili? Kasi, nanganak na ako kay Yaren. Wala na akong time mag-bake neto, guys. Kasi wala na rin si Gunner noon. So, kami dalawa lang ni Yaren dito. Hindi na ako na-focus sa pag-bake since nagbo-vlog na ako ng mga time na yon. So, may mga story talaga, guys. Nakaka-miss lang. Nakaka-miss alalahanin. Grabe lang. Kaya, eto, actually, this is, ano, after 4 years again, first time ko na lang ulit gumawa ng cookies, mag-bake ng cookies. Ayan. Tingnan natin. Salang na natin siya, guys. Ano to? My love, can you, ano, can you put, only kita-kita? Kasi itong oven namin, ano siya? Yung pag 180, normally ito kasi 180 mo siyang ibibake. Eh, ang kaso lang, mahina kasi itong oven namin, eh. Good luck. Mag-ano na tayo, guys. Samahan niyo ako magligpit. Ligpitin natin itong mga... Guys, ito na yung cookies natin. Actually, this is not the cookies that I wanted. Gusto ko yung makapal siya. Ayoko ng manipis. Pero okay na rin to. We will try kung yung lasa niya ba eh okay. But first, we need to mold it. Mold it. Wala tayong pang mold. Oh my gosh! Walang pang mold! Ay, hindi siya kasi.
Oh, nagme-melt yung chocolate, guys. I-review na natin yung cookies. Pasensya na kayo, ha? Tignan nyo naman yung itsura ko. Pagod na ako, guys. Anong oras na? 15 minutes na lang. 12 o'clock na madaling araw. Tapos, gigising pa ako ng 4:30 kasi mag-ano pa ako, suhor for the breakfast. Anyway, ay! Nahulog! So, eto na siya. Ayan. Let's try this. I-ano natin to. Uy! Ano siya, guys? Hindi siya nagpo-focus. Teka. Ayan. Tingnan nyo naman. Sobrang lambot niya, guys. Ano ba? Tuluto na ba to? Or hindi pa? Kasi ang lambot niya talaga. Tingnan nyo naman. Tingnan natin. Pero dito ang tigas niya sa gilid na part. Sarap. Masarap, guys. Chewy siya. Masarap. Alam mo kung ano nagpasarap dito yung chocolate. Masarap. Narinigam yung mga crispy-crispy po. Crispy siya sa gilid. Itong part na to. Sa gitna, chewy siya. Tingnan nyo. Diba? Diba? I think it's not yet fully cooked kasi ano, sobrang soft niya talaga sa loob, guys, promise. Siguro dapat pa-add pa ako ng 3 more minutes. Pero kasi pag ganoon, bakit tumigas na siya lalo? Sarap niya, guys. Kaya sobrang ano niya talaga, sobrang chewy niya. Little see dun sa nilagay natin sa fridge kung still chewy pa rin ba siya. Patikim natin kay Nesta. Si Nesta may ilis chocolate. Ayan. I guess that's all for today's vlog, guys. After this, baka matulog na ako. Mag-edit lang ako ng onte. And then that's it. Thank you for always watching. Please do follow me on my Instagram account, TikTok, and Facebook page. It's Filipina Living in Turkey.